Ikasampung Kabanata. Ang aking kaluluwa ay nalulunos sa aking buhay. Aking palalayain ang aking daing. Ako'y magsasalita sa kapaitan ng aking kaluluwa. Sasabihin ko sa Diyos, huwag mo akong hatulan. Ipakilala mo sa akin kung bakit nakikipagdalo ka sa akin. Mabuti ba sa iyo na ikaw ay mamighati, na iyong itakwil ang gawa ng iyong mga kaaway, at iyong pasilangin ang payo ng masama? Ikaw ba'y may mga matang laman, o nakakakita ka bang gaya ng pagkakita ng tao? Ang iyo bang mga kaarawan ay gaya ng mga kaarawan ng tao? O ang iyong mga taon ay gaya ng mga kaarawan ng tao, upang ikaw ay magsiyasat ng aking kasamaan at mag-usisa ng aking kasalanan, bagaman iyong nalalaman na ako'y hindi masama at walang makapagliligtas sa iyong kamay? Ang iyong mga kamay ay siyang lumalang at nagbigay anyo sa akin sa buong palibot, gayon may pinahihirapan mo ako. Iyong alalahanin, isinasamo ko sa iyo na ako'y iyong binigyang anyo na gaya ng putik, at iuuwi mo ba ako uli sa pagkaalabok? Hindi mo ba ibinuhos na parang gatas at binuo mo akong parang keso? Ako'y binihisan mo ng balat at laman, at sinugpong mo ako ng mga buto at mga litid. Ako'y pinagkalooban mo ng buhay at kagandahang loob, at pinamalagi ang aking diwa ng iyong pagdalaw. Gayon may ang mga bagay na ito ay iyong ikinubli sa iyong puso. Talastas ko na ito'y sa iyo. Kung ako'y magkasala, iyo nga akong tinatandaan, at hindi mo ako patatawarin sa aking kasamaan. Kung ako'y maging masama, saab ako, at kung ako'y maging matuwid, hindi ko man itataas ang aking ulo, yamang puspos ng kakutyaan at ng pagmamasid ni ring kadalamhatian. At kung ang aking ulo ay mataas, iyong hinuhuli akong parang leon at napakikita ka uling kagilas-gilas sa akin. Iyong binabago ang iyong mga pagsaksi laban sa akin, at dinaragdagan mo ang iyong galit sa akin. Paninibago at pakikipagbaka ang suma sa akin. Bakit mo nga ako inilabas mula sa bahay bata? Napatid sana ang aking hininga, at wala nang matang nakakita pa sa akin. Ako sana'y naging parang hindi nabuhay. Nadala sana ako mula sa bahay bata hanggang sa libingan. Hindi ba kaunti ang aking mga araw? Paglikatin mo nga at ako'y iyong bayaan upang ako'y maginhawaan ng kaunti. Bago ako manaw doon na hindi ako babalik sa lupain ng kadiliman at ng lilim ng kamatayan. Ang lupain na dilim na gaya ng salimuot na kadiliman, lupain ng lilim ng kamatayan na walang anumang ayos, at doon sa ang liwanag ay gaya ng salimuot na kadiliman. Ikalabing isang kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Sofarna na Amathita, at nagsabi, "Hindi ba sasagutin ang karamihan ng mga salita? At ang lalaking masalita ay aariing ganap? Pamamayapain ba ang mga tao ng iyong mga paghahambog? At kung ikaw ay nanunuya, wala bang hihiya sa iyo? Sapagkat iyong sinasabi, ang aking aral ay dalisay at ako'y malinis sa iyong mga mata. Ngunit o ang Diyos naway magsalita at bukhin ang kanyang mga labi laban sa iyo, at ipakilala nawa sa iyo ang mga lihim ng karunungan pagkat siya ay masagana sa pagkaunawa. Talastasin mo nga na nilalapatan ka ng Diyos ng kulang kaysa nauukol sa iyong kasamaan. Masusumpungan mo ba ang Diyos sa pagsasaliksik? Masusumpungan mo ba sa kasakdalan ang makapangyarihan sa lahat? Mataas na gaya ng langit, anong iyong magagawa? Malalim kaysa Sheol, anong iyong malalaman? Ang sukat niya ay mahaba kaysa lupa at maluwang kaysa dagat. Kung siya'y dumaan at magsara at tumawag sa kahatulan, sino ngang makapipigil sa kanya? Sapagkat nakikilala niya ang mga walang kabuluhang tao, nakikita rin naman niya ang kasamaan, bagaman hindi niya pinapansin. Ngunit ang walang kabuluhang tao ay walang unawa. Oo, ang tao ay ipinanganak na gaya ng anak ng mabangis na asno. Kung iyong ihahanda ang iyong puso at iunat mo ang iyong kamay sa kanya,
Kung ang kasamaan ay sumaiyong kamay, ilayo mo at huwag manahan ang kalikuan sa iyong mga tolda. Walang pagsalang ang iyong itataas ang iyong mukha na walang kapintasan. Oo, ikaw ay matatatag at hindi matatakot. Sapagkat iyong malilimutan ang iyong karalitaan, iyong aalalahaning parang tubig na umaagos, at ang iyong buhay ay magiging lalong maliwanag kaysa katanghali ang tapat, bagaman magkaroon ng kadiliman ay magiging gaya ng umaga. At ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa. Oo, ikaw ay magsiyasat sa palibot mo at magpapahinga kang tiwasay. Ikaw na may hihiga at walang tatakot sa iyo. Oo, maraming liligaw sa iyo. Ngunit ang mga mata ng masama ay mangangalumata at mawawalan sila ng daang tatakasan at ang kanilang pag-asa ay pagkalagot ng hininga. Ika-12 kabanata. Nang magkagayoy, sumagot si Job at nagsabi, "Walang pag-aalinlangan na kayo ang bayan, at ang karunungan ay mamamatay na kasama ninyo. Ngunit ako'y may pagkaunawang gaya ninyo. Hindi ako huli sa inyo. Oo, sinong hindi nakaalam ng mga bagay na gaya nito? Ako'y gaya ng tinatawanan ng kanyang kapwa. Ako na tumatawag sa Diyos at sinagot niya. Ang ganap, ang taong sakdal ay tinatawanan. Sa pag-iisip niya ang nasa katiwasayan, ay may pagkukutya sa ikasasawi. Nahahanda sa mga iyan, yaong nagdudulas ang paa. Ang mga tolda ng mga tulisan ay gumikinhawa, at silang nangagmumungkahi sa Diyos ay tiwasay. Na ang kamay ay pinadadalhan ng Diyos ng sagana. Ngunit tanungin mo ngayon ang mga hayop, at tuturuan kanila, at ang mga ibon sa himpapawid, at kanilang sasaysayin sa iyo, o magsalita ka sa lupa at magtuturo sa iyo, at ang mga isda sa dagat ay magsasaysay sa iyo. Sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito na ang kamay ng Panginoon ang siyang gumawa nito? Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Hindi ba lumilitis ng mga salita ang pakinig gaya ng ngalangala na lumalasa ng pagkain niya? Nasa mga matanda ang karunungan at sa kagulangan ang unawa. Nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, Kanya ang payo at pagkaunawa. Narito, siya'y nagbabagsak at hindi maitayo uli. Siya'y kumulong ng tao at hindi mapagbubuksan. Narito, Kanyang pinipigil ang tubig at nangatutuyo. Muli, Kanyang binibitawan sila at ginugulo nila ang lupa. Nasa Kanya ang kalakasan at ang karunungan. Ang nadadaya at ang magdaraya ay Kanya. Kanyang pinalalakad ang mga kasangguni na hubad sa bait at ginagawa niyang mga mangmang ang mga hukom. Kanyang kinakalag ang panali ng mga hari at binibigkisan ang kanilang mga bewang ng pamikis. Kanyang pinalalakad na hubad sa bait ang mga saserdote. Kanyang pinapagbabago ang pananalita ng napagtitiwalaan at inaalis ang pagkaunawa ng mga matanda. Siya'y nagbubuhos ng kutya sa mga pangulo at kinakalag ang pamikis ng malakas. Siya'y naglilitaw ng mga malalalim na bagay mula sa kadiliman at inilalabas sa liwanag ang lihim ng kamatayan. Kanyang pinararami ang mga bansa at mga nililipol niya. Kanyang pinalaki ang mga bansa at mga dinala sa pagkabihag. Kanyang inaalis ang pangunawa mula sa mga pinuno ng bayan sa lupa at Kanyang pinagagala sila sa ilang na do'y walang lansangan. Sila'y nagsisikapa sa dilim na walang liwanag at Kanyang pinagigiray-giray sila na gaya ng lango. Ika-13 kabanata. Narito, nakita ang lahat na ito ng aking mata. Ang aking tainga ay nakarinig at nakaunawa. Kung ano ang iyong nalalaman, ay nalalaman ko rin naman. Hindi ako huli sa inyo. Walang pagsalang ako'y magsasalita sa makapangyarihan sa lahat at nagnanasa akong makipagmatuwiran sa Diyos. Ngunit kayo'y mapagkatha ng mga kabulaanan. Kayong lahat ay mga manggagamot na walang kabuluhan.
Manunawa ay magsitahimik kayong lahat at magiging inyong karunungan. Dinggin ninyo ngayon ang aking pangangatwiran at inyong dinggin ang mga pagsasanggalang ng aking mga labi. Kayo ba'y magsasalita ng kalikuan dahil sa Diyos at mangungusap ng karayaan dahil sa Kanya? Inyo bang lilingapin ang Kanyang pagka-Diyos? Inyo bang ipakikipagtalo ang Diyos? Mabuti ba na kayo'y siya sa atin niya? O kung paanong dinadaya ang isang tao, ay inyo bang dadayain siya? Walang pagsalang sasawayin niya kayo kung lihim na kayo'y tatangi ng pagkatao. Hindi ba kayo tatakutin ng Kanyang karilagan? At ang gulat sa Kanya ay sasa inyo? Ang inyong mga alaalang sabi ay kawikaang abo. Ang inyong mga pagsasanggalang ay mga pagsasanggalang na putik. Magsitahimik kayo. Bayaan ninyo ako na ako'y makapagsalita at paratingin sa akin ang darating. Bakit kakagatin ng aking mga ngipin ang aking laman at aking ilalagay ang aking buhay sa aking kamay? Bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Ito man ay magiging aking kaligtasan, sapagkat ang isang di banal ay hindi makahaharap sa Kanya. Pakinggan ninyong masikap ang aking pananalita, at ang aking pahayag ay sumainyong mga pakinig. Narito ngayon, aking inayos ang aking usap, talastas ko na ako'y matuwid. Sino ang makikipagtalo sa akin? Sapagkat ngayon tatahimik ako at malalagot ang aking hininga. Dalawang bagay lamang ang huwag mong gawin sa akin. Kung magkagayoy, hindi ako magkukubli sa iyong mukha. Iurong mo ng malayo ang iyong kamay sa akin, at huwag akong takutin ng pangingilabot sa iyo. Kung magkagayoy, tumawag ka at ako'y sasagot, o papagsalitain mo ako at sumagot ka sa akin. Ilan ang aking mga kasamaan at mga kasalanan? Ipakilala mo sa akin ang aking pagsalangsang at ang aking kasalanan. Bakit ikinukubli mo ang iyong mukha at inaari mo akong iyong kaaway? Iyo bang pangingilabutin ang isang dahong pinapaspas ng hangin? At iyo bang hahabulin ang dayaming tuyo? Sapagkat ikaw ay sumusulat ng mga mabigat na bagay laban sa akin. At ipinamamana mo sa akin ang mga kasamaan ng aking kabataan. Iyo ring inilalagay ang aking mga paa sa pangawan. At pinupuna mo ang lahat kong landas. Ikaw ay gumuguhit ng isang guhit sa balibot ng mga talampakan ng aking mga paa. Bagaman ako'y parang bagay na bulok na natutunaw na parang damit na kinain ng tanga.